my goodness. Gosh, guys. Driving in Jeju be like, wow. Ano yung pinakamatitip mo? Ano yung experience mo? As sa bilang rental. Ikaw yung, or sa rental, as a driver here in Jeju. Mas effective for me yung Waze kasi gamay ko na yung kailan mag-right or kailan mag-left. Hello guys! Kumusta kayong lahat? Anyong haseyo? This is Dave, the Kuripo Traveler. And nandito tayo ngayon sa Jeju. Ayan, Jeju International Airport. So, napapanood natin ito sa K-drama. So ngayon, pupuntahan natin yung car rental natin kasi medyo alanganin daw yung bus dito or yung public transportation. Medyo magtatagal. So we decided na mag-car rental, kumuha ng international driver's license and binook natin to via Klook. Pati yung hotel natin, guys. So make sure na kung magkakaroon kayo activities dito sa Jeju Island, mag-book ng rental, ng car rental, then i-Klook nyo na and gamitin nyo yung promo code ko, Dave Dino. Let's go! We're looking for gate 5. Doon yung exit natin at sasakay tayo ng bus. And iko-comment ko din, guys, yung link ng car rental sa baba. Alright? So after natin mag-book sa Klook, magse-send kasi sila ng confirmation tapos instruction kung saan tayo pwede pumunta. I mean, kung saan natin i-pick up yung car. So ngayon mga alas 8, mga 8:30-ish or 8:40. So yung car rental natin starts at 9 a.m. Ayan, state forward. Rental cars shuttle. Paglabas ng gate 5. Let's go. I think uso talaga yung rental cars dito, guys. Kasi may specific area talaga na puro rental cars ang shuttle. As in. Area 5, number 4. Eto na, SJ Rent a Car. Let's go. Let's go, Imnida. Wow, Jeju Blossoms, guys! Oh my goodness. Okay, ilang minutes lang and we're here. Mga ilang minutes lang ba yung from airport? 5 minutes? SJ Rent a Car. Ang amaze. Ito ay NG. Oops. Ito na, SG Rent a Car. Ha. Let's go. Nako, walang in English. Puto naka-Korean. Ito, nagbigay sila ng instructions and then binigay natin dito yung passport natin and then the voucher. License. And license, driver's license, which we applied. May terms and conditions that we have to sign. Ito. Ah, yes. Oh my gosh, kailangan natin mag-deposit ng 300,000 won. Abot naman yung pen natin, no? Magpapalitan na tayo dito. Ito. So, hiningi dito yung WhatsApp number natin, yung hotel address, and now we're going to the car. May pa-tutorial, I believe, for the car. Inside? Outside. And this main mirror is open. Okay. Thank you. Have a nice day. Thank you so much. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Talaga ng bag. Ayan. Ito yung car natin. Small lang siya. 3,000. I mean, 2,000 plus per day. So around, since 3 days siya, nasa 7,000 plus ang kanyang total. Yay! Let's go! This person will give you information about traffic laws and rules that are different in America. Ate, hindi siya masya, no? English. Okay. Paano niya kaya ipopronounce yung mga Naka-seatbelt naman kami now. So, let's go, Jeju. We're all set. Drive safely. Yeah. In 100 meters, turn right
you so much, Waze. Cherry blossoms. Here's yung kumakili ng full bloom. So this is Jeju. Di pa yan canola, no? Hanap na lang tayo ng parking. Ay, ito na yon, yung Black Pork Street. Saan tayo kakain? Pero I think di pa bukas yung mga kainan. So explore-explore muna tayo. Actually, napanood ko naman sa vlog na you can park anywhere. Tapos maraming free parking dito sa Jeju. Guys, yun lang. Naka-Korean yung mga text dito. Auto pay station. Parang dito nga nagbabayad. Ayun. Sabi naman sa vlogs or sa vlog, easy lang naman daw yung parking dito. Pero nagkandalit-tulit po talaga kami. Kumusta ang experience? Stress me. Sa ang part ka pinaka na-stress? Yung navigation. Navigation. Yeah. Kasi gusto ko, alam ko kung saan ako mag-right, mag-left. Mm-mm. Pero since lahat ng naka-Korean. We have to rely on our K-drama lesson. Buti marunong tayo magbasa ng ano, correct, ng Hangul. Itong challenge sa Jeju V. Naka-Hangul yung mga bagay-bagay. Guys, wala nang subtitle dito sa Jeju. But you made it. Congrats, Gatch. And I'm so sorry I was not a big help to your struggles. Ayun, tumatanggap ng credit card. Kaso walang English translation. Kailangan pa mag-Google Translate. Ayan na yung cherry blossoms. Tapos ito yung background music, B. Kabog naman nito. Ang Mini Cooper si Mayor. Oh my goodness. Look at this. Grabe. POV. Driving in Jeju. Ganda. Ang ganda. Ang ganda. Recording ng dashcam. Ang ganda. Ang ganda. Wow. Gosh, guys. Driving in Jeju be like. Wow. Teba. Yes, this is very goblin, guys. Alright, sige. So, napanood yun naman kung paano yung struggles namin as, you know, nag-car rental. Ano yung pinakamatitip mo? Ano yung experience mo? As sa bilang rental. Ikaw yung, oh, sa rental, as a driver here in Jeju. Ano lang, I guess, yung sa stoplight, yun yung pinaka-confusing. Iba yung way ng stoplight nila. Ay, yung video na I watched about the stoplight, that was helpful. And I guess, normal, otherwise, parang normal, like, S-Lex. Okay. Yung daan. Medyo confusing lang kasi yung navigation. Yung mahirap. So, ako, mas effective for me yung Waze kasi gamay ko na yung kailan mag-right or kailan mag-left. Like, at na-familiarize mo na yun? Yes. Okay. So, hindi ko kailangan necessarily tingnan yung name ng street. Though it helps if nakakabasa ka. Yeah. Oo. Pero ayun, syempre at the moment na nagda-drive ka, hindi mo naman siya like matututukan talaga para like basahin. So, it helps visually kung kabisado mo na yung Waze itself kung paano siya mag gaano kalayo talaga yung 200 meters or yung ganon. So, ikaw, familiarize mo na doon as yes, a driver. Oo. Yung distance ng 200 meters. Oo, kasi ma-Waze din ako. So, it helps to look at the map itself and not base yung direction sa street name. And you feel it's very surreal driving around.
natin. Oh yeah, ang ganda. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Very enjoyable. Cherry blossoms. Mm-mm. And then, ang tawag dito, definitely mas convenient siya versus bus. Yun. I don't think may bus even. Papunta kasi wala, dito. Wala tayong nakita eh. Meron naman daw na search ko. Pero iba pa rin yung magkaka-rental ka dito sa Jeju. So ako, kung hindi nasuggest ni Gatch na magka-rental, okay lang din sa akin mag-bus. Pero apparently, mahirap. Saka hindi lahat available. Correct. Like, nung tinignan natin kanina, may certain bus lines na hindi available on certain days. So, maging limited yung places na pwede mong puntahan. Ayun, to be honest, this day, it's not perfect. May mga mishap. But, we did it. May uwi pa lang tayo. We did it, hurry. So, thank you so much guys for watching. So, sana nakahelp ang vlog na ito para at least mag-guide kayo kung ano yung transportation dito sa Jeju. Definitely, recommended if may marunong mag-drive na magka-rental kayo. If not, you can siguro hire a driver or a car for rent. Or pagtiisan nyo yung bus. Thank you so much guys for watching. Nabook ko to sa Klook guys, okay? Kukomment ko sa baba. Bye-bye. I'm the Kuriput Traveler. Let's live our best life.